Okay, magandang hapon po sa lahat at welcome sa ating channel. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga viewers, sa mga subscribers na nanonood lagi sa channel ko. Yung mga OFW na maraming tinatanong at mga interesado sa pagsasaka. At sa lahat po ng taga-subaybay, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po isa-isahin para kayo pasalamatan. So ang topic po natin ngayon ay tungkol pa rin sa papaya, dahil marami po ang nagtatanong kung paano raw ba na pamumunga yung papaya na mababa lang. Kasi nga naman napakagandang tingnan kung yung papaya ay mababa pero hitik na hitik sa bunga. Siguro napapanood po natin na mayroong paraan para gawing mababa ang papaya ng pamunga, at yun po yung marketing. So sa amin po, kasi ang kailangan namin ay production, kinakailangan namin matibay yung puno ng papaya, dahil aabutin siya ng 2 taon, dadaanan siya ng bagyo o malakas na hangin. So kailangan matatag yung papaya para hindi matumba. So yung marketed na papaya, hindi po namin matiya kung gaano ba karami ang ibubunga nun. At dahil sa iyon ay walang principal root, baka mahina sa hangin. Kasi pagka bumabagyo dito sa aming papayahan, ang unang natutumba ay yung walang principal root. Kasi hindi naman lahat ng namumungang papaya namin ay matibay ang nagiging pagkaugat niya. Yung iba talagang nawawala ng principal root. Ano po ang dahilan? Kasi nasisira ang kanyang principal root sa pagkakatanim pa lang. Maaring nasisira ng fungus, o kaya nadidikit ang abono at nasusunog ang ugat, kaya yung pinaka-principal nasisira. Pero buo pa rin yung ibang ugat niya, kaya siya ay nabubuhay at patuloy pa rin ang pamumunga. Kaya lang mahina siya sa bagyo o sa hangin. So para po maging ganito kababa ang papaya at hindi agad tumaas, ang unang kailangan ay itanim po natin sa maaliwalas na lugar. Yung talagang full sunlight ang nakukuha niya. Kamukha nito, ayan. Ganyan po dapat. Ngayon, yung mga papaya na naitatanim sa malapit sa puno, sa mga punong ganyan, ay normal lamang po na medyo tumatangkad ng konti. Kasi hindi niya nakukuha yung talagang mahabang oras ng na tinatamaan siya ng araw. So ang isa pa, yung pong distansya ng papaya natin. So pag tumanim tayo ng ang distansya ay more than 2 meters o less than 2 meters, tinitya ko po na yun ay mananangkad lang, dahil naranasan na namin ng magtanim ng 1.8 o dati 1.5, mabilis pong tumangkad ang papaya. Naguunahan sila sa pagtangkad. Kaya ang mangyayari, mamumunga sila ng mataas at maliliit pa ang bunga. Kaya dahil sa karanasan namin, ang ginawa namin ay 2.5. O kung po pwede, kung gusto nyong mas hindi agad tatangkad at mamumunga ng mababa, ay mga 3 meters. So pagka naman 3 meters, masyado siyang malayo, magiging malakas tumubo ang damo. At saka, siyempre sayang naman yung space. Dapat marami ring maitanim sa area para maraming anihin. So ang pinakauna po sigurong dahilan, ang dapat na itanim natin para makasiguro tayo na hindi ito mananangkad agad at mapumumunga natin ng mababa, ay ang variety. So sa akin pong karanasan, ang tinatanim ko ngayon ay ang Red Royal F1 ng East West Seed, dahil siya po ang pinakamababang mamunga sa lahat ng naitanim ko. Ito na po ang karamihang itinatanim ko ngayon.
At talaga namang ito, makikita nyo. Makikita nyo yung kanyang ayan. Yung bunga niya, yung bulaklak niya, ayan, nagsisimula ng lumaki. Ayan, itong maliliit na to. Ayan. Pero gano'n lang ang taas niya kung tutuusin. Mga nasa 40 centimeters. So kung ang tangkay niya ay 2 centimeters, ito yung bunga niya, tangkay niya ay 2 centimeters, at ang kanyang bunga ay let's say 25 centimeters, so halos hanggang dito, so halos talagang malapit na sa lupa yung dulo ng kanyang bunga. Yan po ang mangyayari kung hindi ma-abort, kung magtutuloy itong bulaklak na ito. Ayan. Kaya po ang variety ay isa sa napakahalagang factor para mapamunga natin ng mababa ang papaya. So idagdag ko na rin sa mga nagtatanong, yun daw bang bunga ng F1 ay pwede rin mabunga ng mababa rin? Hindi po. Kasi sa karanasan ko, yung mga butong galing sa F1 ay itinanim ko nung una. Pero ang lumabas ay misan marami pang lalaki. Kaya sayang yung inukul kong panahon sa kanya. At syempre, dahil hindi na siya F1, ay medyo mataas na ang kanyang unang bunga kumpara dito sa F1. Kaya hindi na ako nagtatanim o hindi ako namiminhi noon. Kaya doon sa mga nagre-request ng seeds, pasensya na po, hindi ko maire-recommenda ang buto na galing dun sa F1 o yung mga buto na nanggagaling sa palengke na nabibili natin. Pero kung tayo po ay nagtitipid ay okay naman, dahil kung malayo yung lugar na hahanapan natin yung ganitong klaseng variety, pwede naman. Kaya lang, huwag po nating asahan na ito'y mamumunga ng mababa o magbibigay ng magandang bunga. So iba po talaga ang variety na F1, nakasisiguro po tayo, at pati ang kanyang kasarian ay siguradong walang lalaki. So ngayon po ay ginagawa na ang intercropping sa papaya, dahil sa kanyang malawang na distansya ay pwede talaga tayong mag intercrop. Pero dapat po ay alamin natin kung anong dapat i-intercrop, dahil ito ay makakasagabal o makakaapekto sa kanyang pamumunga ng mababa. Ito, meron akong naka-intercrop dito na kamatis. Ayan, malayo po siya. Ayan. O, hindi makakaapekto ito sa kanya, dahil hindi naman ito tataas ng mataas, tsaka na mauunang tumaas itong papaya. Kaya okay lang po siya. Ayan, maluwang pa yung pagitan nila. So, pwede rin po ang sili. Pangkaraniwan, ini-intercrop namin ang sili sa papaya. Katulad nito. Ito. Ito yung papaya. Ito po yung sili. Ito yung siling dahunan. So, yun naman, hindi mananangkad, dahil pagdating niya ng ganito, puputuli na siya. So hindi siya makakaabala sa pagtaas ng papaya para manatili siyang mababa. At hindi makaagaw nung sunlight o nung liwanag na dapat sa, para sa kanya. So pag po tayong mag-intercrop ng mga cucurbits katulad ng pipino o ampalaya, dahil yun ay ibabalag natin. At syempre, pag nakatabi ito sa papaya, ay magkukulang ang liwanag sa kanya at hahabulin ng papaya, at ito ay tataas. Maghahabulan siya. Sa mga solanaceous, pwede po ang kamatis tulad ng sinabi ko at chili. Huwag po ang okra. Kasi pag naglagay tayo ng okra dito sa tabi niya, ang okra malakas ding tumaas. So maghahabulan sila. Mag-uunahan sila sa pagtaas. Kaya maaapektuhan ang papaya. Mananangkad agad siya.
So ang itinain ko po na ito ay seedlings na ang age ay 45 days. At mula nang itanim ko, ito ay nasa 45 days na rin. O tila 40 days. So halos magti 3 months na siya mula sa sa buto. Pero mayroon na siyang bunga. Nagsisimula na siyang mamulaklak. So ito po ang dapat nating pangalagaan para ito ay tumuloy. So dun sa kapag ang papaya natin ay kulang sa nutrients at hindi maganda ang pag-aalaga, yan po ay nalalaglag. Kaya yung iba sinasabi bakit ayaw daw tumuloy, bakit yung bulaklak nalalaglag. Kasi po mapapansin nyo sa papaya kinakailangan, ayan, mataba yung puno. Tapos green ang kanyang dahon. Pero kung siya ay payat at medyo naninilaw pa ang dahon, kulang sa nutrients, malalaglag lamang ang bulaklak. So mamumunga yan sa bandang itaas. So sa edad na ito, mula nang ipagkatanim na 40 days, ay minsan pa lang namin ito nalalagyan ng abono. Yun po yung isang dahilan. At siguro yun ang pinaka-importanting dahilan kung bakit mababa ang papaya at hindi na nanangkad agad. So sa unang buwan po ng papaya, ng pagtatanim, ay hindi dapat lagyan agad ng malakas na abono. Dahil yung unang buwan ng pagtatanim ng papaya, yun po ay critical. So dapat mag-concentrate tayo kung paano ito mabubuhay lang. At hindi kung paano lagyan agad ng maraming pataba o abono para lumaki agad. So yun po ang dahilan kaya ito ay namamandak. So 40 days na ito pero minsan pa lang naming nalalagyan ito ng fertilizer ito. At dito namin nilagyan mga 30 centimeters na halos to. Ito na ulan na, nalusaw na dito sa banda na to. So yung iba, nilalagyan nila agad ng paupo. Yung ibang natutuhan natin, kumisan doon sa tatamnan na to, sa ilalim nito, nilalagyan ng paupo. Eh kumisan, yung po ay delikado kasi baka malakas ang maging malusaw agad yung pataba at makasira doon sa ugat. Yun po ang isang dahilan kaya ang papaya ay nasisira ang ugat at namamatay. Kaya sa aming latest practice, halos 1 month bago kami maglagay ng abono. So ang ginagawa lamang namin, pagkatanim after 1 week, dinidilig namin ng fungicide. Yun po ang importante para maprotektahan, para mas tiyak tayo na siya ay mabubuhay. Lalo na ngayon tag-ulan, tamain ang punggos ang papaya, dapat may fungicide kada isang linggo kung po pwede na diligin ang fungicide. Pero huwag ang fertilizer. So pagka yung ugat niya ay nandito na at saka tayo maglagay ng abono. Yung sa pagkakataong yun, nagsisimula na siyang magkaroon ng bulaklak. So, yung pong bulaklak na yon hindi dapat malaglag. Kaya susuplayan natin ng maraming nutrients. Anong abono po ang ilalagay natin? Pwede na po ang complete dahil nagmumulak na siya, nagsisimula na siyang mamulaklak. And then pagkatapos nun, pwede nang kung malaki-laki na yung bulaklak o kahit nagsisimula pa lang, pwede na ring lagyan ng potassium. So complete and potassium para sa nagsisimula ng mamulaklak. So pagka buo na ang kanyang mga bunga, nagsisimula na siyang mamunga, medyo magdadagdag po tayo ng potassium at complete pa rin. So dito mapapansin nyo na makitid yung aking kama kasi hindi pa po final na pag-ayos ito ng kama.
Ang lalagyan namin, ang gagawin namin, lalagyan pa namin ito ng ito, mga distansya na 50 centimeters. Ayan, maglalagay kami rito ng chicken manure. Hahaluin pa na, hahayaan namin maaraw, maulan. At saka namin, at saka kami maglalagay uli ng itong lupa na to sa pagitan. Ayan, yung nasa pagitan ito. Ayan. Itatambak po namin papunta rito sa may puno ng papaya. So, doon na po siya magsisimulang lumakas kumain dahil maraming nutrients na mailalagay. Kaya, yung kanyang bunga o yung kanyang bulaklak ay mas nakalalamang na magtuloy-tuloy lahat at mabuo para maging malusog na mga bunga. So para i-summarize ko po yung mga dapat gawin para sa para mamunga ang papaya na mababa pa lang, ay yun po ang isa sa mga halaga, ang fertilization. Huwag po tayong maglagay ng marami kapag bata pa lang, o kung po pwede ay huwag nang lagyan muna. So siguro isipin nyo, paano gaganda yung papaya kung hindi lalagyan ng fertilizer. So katulad nito, kung titingnan nyo, malusog siya pero wala pa siyang fertilizer. So wala po siyang synthetic na fertilizer, pero meron siya na chicken manure. At kailan po ito inilagay? Ito po yung nakakarga, nakalagay noon sa dati pang tanim dito. Kasi po ang talab ng chicken manure o ng anumang organic fertilizer ay matagal. Inaabot ng kung ilang buwan. Kaya pag tumanim ka ng, kung namatay na yung halaman mo na kinargahan noon at nagtanim ka ng panibago, ay tumatalab pa yon. So iyon po yung nutrients na nakakain itong papaya. Kaya kahit hindi ka maglagay ng fertilizer mula sa kanyang pagkatanim, yung 1 month, ay sa loob ng 1 month ay mananatili siyang malusog. So never na maglagay po kayo ng lalo na kung maraming fertilizer, lalong-lalo na ang urea o nitrogen, dahil mabilis itong magpatangkad ng papaya. So muli po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, i-update ko po ang papayang ito.